ang hobby mo ay panonood ng mga kung ano-anong video sa internet, para sa iyo itong episode na ito. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay TikTok. Ang TikTok ay isang platform na naglalaman ng iba't ibang video at activity ng mga tao. Anything under the sun, ika nga nila. Mula sa maikling story tungkol sa buhay mo, hanggang sa unboxing videos, challenges at pranks, pwede rin tungkol sa talent mo, pagkanta o pagsasayaw, meron sa platform na ito. Ang TikTok ay pamamay-ari ng isang Chinese company na ByteDance, kung saan ito ay tinatag noong taong 2012 sa Beijing, China. Ang unang pangalan pa nga nito ay Douyin, na ang ibig sabihin ay shaking sound. Alam nyo ba na bago umuso ang app na TikTok ay marami rin iba pang mga video sharing apps na na-enjoy na ng mga netizens noon? Ilan na nga dito ang Dubsmash, Musical.ly, Thriller at Vines. Simula noon, marami ng taong namumaling sa paggamit ng ganitong klaseng applications. Isipin mo, sa pamamagitan lamang ng ilang segundo, maaari ka na makagawa ng isang video content na mai-enjoy ng milyong tao. TikToker, yan ang tawag sa mga content creator sa TikTok. Halina't kilalanin ang isa sa mga umusbong na pangalan dahil sa paggamit ng app na ito. Ako nga pala si Christine Samson, 22 years old. Sa murang edad, matagumpay na namayagpag ang kanyang career bilang isang internet personality. Bunso sa apat na magkakapatid si Christine at siya lang ang tanging babae. Bata pa lang ay hiling na niya talaga magpasaya ng tao gamit ang kanyang talento. Kaya tamang-tama ang app na TikTok para sa kanya. Siya ay graduate ng Bachelor of Arts in Communication, major in Broadcasting sa Bulacan State University. Habang nag-aaral si Christine, iba't ibang opportunities na ang nagbukas para sa kanya. Nagsimula siya bilang isang talent sa mga TV commercial na hanggang sa ngayon ay kanya pa rin ginagawa. Talent ako ng isang gaming agency, nagko-commercial pa rin, and nag-stream din ako. And most of the time, nag-TikTok. Hi everyone, my name is Christine Samson. Isa si Christine Samson sa mga kilalang online personalities na pumapalo ng millions of followers across any online platform. Mula sa Instagram, Facebook, Twitter, up to this date, meron na siyang 2.8 million followers on TikTok. Karamihan sa mga contents na ina-upload ni Christine sa TikTok ay iba't ibang dance craze o viral dance routines na usong-uso sa panahon ngayon. Pero para kay Christine, ano nga ba meron sa TikTok at lagi niya itong ginagamit? Talibangan, ganyan. Tapos ngayon, mas na-push ako mag-TikTok nung nalaman ko na doon ako nakuha ng isang TV network. Doon nila ako nakita. Welcome back sa Makinang Buhay! Ang kasama ko natin yung the beautiful Gina! Isan yung iba sinasabi nila, di ba? Parang TikTok ka ng TikTok, wala kang mapapala, ganun. Pero hindi, meron talaga. Nang dahil na rin sa TikTok at sa dami ng taga-subaybay niya, iba't ibang brands at commercial sa Pilipinas ang gusto siyang makatrabaho. Yung mga brands minsan, doon nila gusto maglagay kasi ngayon yung mga tao is nandoon. Kahit sino, artista, ganyan, vloggers, nandoon na. Bukod sa commercial sa TV, nagkaroon na rin siya ng iba't ibang appearances sa mga pelikula. At hindi lang yon, isa rin siyang podcast host and video game streamer. Sobrang gulat na gulat pa rin po ako sa lahat kasi parang sobrang bilis mo nung nangyayari. Sinulong ba ako before na parang hindi mang kilala, ganyan. Iba't ibang videos na ang pwedeng mapanood online. Nang dahil dito, maraming naiinganyong ipakita ang kani-kanilang talent. Pero pwede nga ba magkaroon ng career sa TikTok? Oo, talaga yung sagot ko dun. Kasi una na-discover nga nila ako kaila Ate Aloja. Pero in-introduce nila ako sa audience nila. So ang ginawa ko, naghanap ako ng platform, which is yung TikTok, kung saan mapapakita ko yung talent ko. Hanapin mo kung ano nga ba yung totoo mong strength. Siguro yung nagtulak sa akin para karirin ko yung TikTok is may isang video ka lang na mag-hit sa TikTok, susundan ka na ng mga tao kahit sa ang social media. So, hindi ko natinigilan. Like, parang every 3 days, kailangan mo mag-post. Dahil sa pandemic, maraming mga tao ang nanatili sa kanilang mga bahay. Working ka man o nag-aaral, kaya pagkatapos ng mga responsibility mo sa araw, marami ka ring oras para sa iba't iba pang activity na maaari mo rin gawin sa loob ng bahay. Isa ang TikTok sa naging instrumento para malibang ang mga tao sa panahon ngayon. Pero ano nga bang ginagawa nila sa TikTok at bakit sila enjoy na enjoy sa paggamit ng app na to? Sa TikTok, iba-ibang mukha rin yung makikita mo. Pag-scroll mo, minsan artista, minsan pag-scroll mo, ibang tao. So parang hindi sila babad sa isang mukha. Parang ang pang-aliw lang before is TV. Yung mga normal people is nabibigyan sila ng pagkakataon na i-showcase yung talent nila. Kaya naman sa panahon ngayon, hindi mawawala sa top list ang TikTok sa most downloaded app sa smartphone.
sa buong mundo. 689 million na tao ang active users nito buwan-buwan worldwide. Pero ano nga bang kaibahan nito sa ibang social media platforms? Ang mga TikTok videos ay may duration ng 15 seconds to 1 minute para sa isang video upload. Pwede ka rin mag-edit ng short videos on TikTok dahil may iba't ibang filters and effects na available dito. Malaya kang gamitin ang features ng app na ito, pero dapat in moderation. Para kay Christine, inilalagay niya rin ang sarili niya bilang isang viewer para mapanatiling interesting ang contents niya sa TikTok. Nanonood din ako sa mga kapwa ko content creators kasi minsan, maski sa TikTok, may mga issue kasi din doon. So baka mamaya, nagre-release ka na pala ng content na may maa-apektuhan. Tulad ng ibang online personalities, meron din YouTube channel si Christine at meron itong millions of subscribers. Actually, na-try ko na mag-vlog pero hindi ako ganun ka-sipag gumawa ng content kasi nga parang feeling ko yung easiest way for me is yung TikTok. Totoo na sobrang convenient gumawa ng TikTok contents. Pwede mong gawin kahit saan, kahit kailan, basta meron kang internet. Marami pa rin siyang gustong ma-achieve as a content creator. Huwag ka lang mawala sa, hindi naman sa mawala sa trend, yung bang huwag ka lang mawala dun sa agos ng career mo. Kasi minsan, di ba sinasabi nila, ah, ngayon lang yan, ngayong buwan ka lang, next month wala ka na, or ngayong taon ka lang, next year wala ka na. So yun, feeling ko yun yung dream ko is yung huwag talagang mawala, huwag kang makalimutan ng tao. Kaya kapag nabigyan ka ng pagkakataon na maging trending o viral, siguraduhin mong marami kang baong interesting na contents na may enjoy ng nakararami. At higit sa lahat, aralin mo kung paano maging isang responsableng content creator. Dahil maraming nanonood sa'yo. Ano pa nga ba ang dapat gawin ng isang aspiring content creator? Be yourself lang and make sure na yung ginagawa niyong content is unique in your own way and wala kayong tinatapakan tao. And gawin niyo lang ng gawin kahit may magsabi sa inyo na wala lang yan. Kasi maraming ganun eh. Minsan nga sa loob ng family mo, may mambabash pa. Like, sabi, tigil mo na nga yan. Or minsan mga friends mo, sasabihin nila na wala ka namang mapapala yan. I mean, maraming content creators na dun lang din nagsimula. And hindi nila in-expect na magbo-boom din sila. So gawa lang kayo ng gawa ng content. Dahil kapag may isang lumipad dyan, tuloy-tuloy na yan. Ikaw, anong content ang naisip mong gawin ngayong araw?